araw sa inyong lahat. Hatid na niyo Stringer TV ang mga nagbabagang balita. Taas pasay sa tricycle ipapatupad sa Binyan City. Isang provisional fare matrix o tarifa 2020 ang isinagawa ng Binyan Tricycle Franchising and Regulatory Board o BTFRB ng Binyan City para sa taas pasahe na ipapatupad sa nasabing lungsod. Kami naman po ma'am, sumusunod naman po kayo sa sinasabi ng munisipyo sa amin eh. Talagang sumusunod po kami. Sunod po kami sa pagsunod sa ano sa munisipyo. Ang ginagawa po namin ma'am, pag may isa pa sa kaysabi, talagang dalawahan na po talaga ito. Ngayon, sinasabi ng munisipyo sa amin, lagay na po masahe. Meron naman po kami tayong pinapakita na yung talagang pamasahe namin. Magkano ang pamasahe ninyo? Mamula doon po sa ano sa paradahan hanggang sa munisipyo? Bali po dati ang ano namin doon, apatang po kasi kami mami, 10 lang isa. Uh-huh. Ngayon po, ibinaba ng munisipyo sa amin na ganito kailangan pamasahe nun. Pagpapalit po kami pang sa kilometrahe. Halimbawa, sinabi ni Leo na ano, 13 lang. Doon lang po saan ma'am, sa per kilometer lang po yan. Pag tumaas na po doon sa per kilometer, nagdadagdag po kami ng another 5 minutes po. Uh-huh. At bali po muna dito siguro sa pila namin hanggang doon sa ano, magiging 15 lang po. Pag 15, 18. Ano dito, isa dito doon ma'am, nakapo na po namin. Ah, okay. Pero dati po, ganun din ang pamasahe. Hindi po ma'am. Bumaba pa dapat. Bumaba po sa amin ma'am. Ah. Dati po kasi 40 kami doon. Uh-uh. Dahil sinabi ng munisipyo, Bumaba kayo. So, ano po masasabi ninyo? Ano po ang inyong mensahe? Talagang ano po talaga ma'am. Talagang ang biyahe namin eh, konting tiyaga lang po talaga. Hindi namin yung sinasabi na kumita kami. Basta kami, may kumita lang kami para sa bahay. Okay na po. Hindi tulad nung dati na kita namin, tsaka sa kita namin. Isa pa po, meron pa po kami ano eh, anong oras lang kami dito. Hindi ka tulad nung dati, 24 hours kami. Ngayon, nakagala sa isla. Uwi na kami. Nakagala sa isla kayo. Ah, ano po, 4 to 6 kayo? Opo. Ah, okay. Sumusunod naman po kayo sa curfew hour. Ang tricycle ang pangunahing transportasyon. Sabi niyan, halos 6,000 ang bilang ng mga ito. Ngunit 50% lamang ang pinapayagang pumasada. Pero sa darating na Lunes, pwede na ang lahat. Yun nga lamang, limitado pa rin ang bilang ng mga pasahero, kaya apektado pa rin ang kita ng mga tricycle driver. Kaya't mula sa Lunes, tataas na ang 4 hanggang 7 piso ang pamasahe ng tricycle, depende ito sa layo ng biyahe. At para masunod ang physical o social distancing, ay may ilalagay na plastic cover na magsisilbing dibisyon ng mga pasahero at driver tulad ng e-trike na hanggang 3 pasahero lamang ang papayagan. At ang tricycle naman ay hanggang 2 pasahero lamang ang bagong pamasahe kada pasahero. Sa 2 kilometrong layo ay 13 pesos ang bayad. 2 hanggang 3 kilometro, 18 pesos kada pasahero. At 3 hanggang 5 kilometro ay 20 pesos kada pasahero. Kiit naman ng mga pasahero, mabigat ito sa bulsa pero wala silang magagawa. Nagkaroon na po ng pagtaas ng pamasahe. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Tungkol naman po sa pagtaas ng pamasahe, maliit na bagay po yun para sa amin. Pero para po sa mga namamasada, ay malaking bagay na po yun. Dagdag kita nila dahil nagbawas na po sila ng pasahero para na rin po yun sa aming kaligtasan. Ako ang inyong News Junior Reporter, Chucky Palima. God bless everyone. News Junior Report. Makatao. Ito ang mga sa video.